Pagkakuha ng lisensya mo, ano sabi? Tinanong ko po muna po yung pulis. Sabi ko, sir, kung kukunin yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Ang sabi sa akin, obstruction. Bilang isang pulis ako, respeto po kasi naka-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos? Tapos nung inabot ko sa kanila, pumunta sa kabila, tumawid. Ako naman po kasi Mary Lopez Street, itabi ko po yung truck kasi para hindi po makaabala. Tapos po, naantay ko sila kung pupunta sa akin. Nung tinignan ko, nakatayo, hindi naman po lumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, bumaba po sa truck. Pinuntahan ko po sila. Nung pinuntahan ko, sabi ko, sir, kasi kung kikita, kung dun sa violation ko na obstruction, kikita nyo na po kasi ayaw po maabala yun, magbiyahe po ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi naman sa akin, wala kaming panikit. Mag-antay-antay tayo kung mayroong dumating na enforcer. Ang usapin dito, yung ginawa ng pulis na mali na kinumpis ka ang lisensya, yes, sir. Pinapasunod. Ako, brother, hindi tayo, alam mo, retired police ako. Yes, sir, yes, sir. Tayong police, hindi paniwalain sa kwento. Yes, sir, yes, sir. Pero, dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman mo yung totoo at hindi. At ito, hindi tatawag sa opisina para magsinungaling. And aside from that, nakita mo ba yung picture ng ticket down na inissue sa kanya? Hindi po. Alam mo, wala pa po siyang pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung sinasabi niya. Yes, sir. Ang nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Burungan? Burungan? Opo. Care of Burungan. Burungan. Ibig sabihin, hindi talaga nag-issue ng ticket. Yes, sir. Kasi kung nag-issue siya ng ticket at may paniket siya, walang care of. Magkanong binayaran mo? 1,325 ata yun po. 1,300 sa picture yun. Binicturan ko lang po yun. Sana lang po kami. So ito, brother, regardless kung may violation o wala, sabi ko, tubusin na yung lisensya. Kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang lisensya. Tama po, sir. Lalaki ang problema niya. 1,325 po. 1,325? Opo. Ilang araw kang absent sa trabaho mo? Bali, sinagutan po, 4 na araw lang po. Tapos, the rest, parang tumutulong-tulong na lang po. O, magkano isang araw mo? 750 po. 750? Malaki yun ah. Opo. Pero, ilang araw kang absent? 4 na araw lang po. Pero, 2 araw, binayaran ko ng boss ko yung 2 hindi. Binayaran? Opo. So, ang hindi nabayaran sa'yo, 2 araw? Opo. Yun lang po. 750 times 2,15. Magkano yan? 1,325 po. 2,800. Ay, salamat po, Congressman. Pero hindi pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Salamat po. Yes, sir. Ako at si General Ibay, kaya ang isang thinking namin na dumulog sa IAS. Yes, sir. Kasi alam natin ang mandato ng IAS. Yes, sir. Na mag-imbestiga at kung may mali ang pulis, i-recommenda ninyo for appropriate administrative sanction. Yes, sir. And brother, January 26 nakarating ito sa iyo. Yes, sir, yes, sir. Eh kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap. Yes, sir. Kasi baka pag tumawag ako, ang maging impression mo, eh dati naman tayo magkasama. Ay, hindi, sir. Tapos nasa kongreso, parang ang dating nang babaraso na ako noon eh. Ay, hindi po, sir. Kaya in-explain ko sa iyo para malinaw dito, hindi usapin kung may paglabag o wala. Yes, sir, yes, sir. Pero nakikita ko wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at 2 araw na na sweldong hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. Yes, po, sir. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal, tapos napiperwisyo ng ating kasama na sinosweldohan ng taong bayan. Gaano kasakit naman yon? And I love PNP. Retired police ako eh. Kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito. Pero ang nasisira, buong kapulisan.
Tama, sir. Matanong kita, brother. Ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko ditong kanyang complain? Sir, inalaw namin sir sila na makausap sir nung aming investigador at yung pulisir. Nay, wag na natin. Nagkaroon sila ng confrontation, sir. Wag na nating pahabain. Yes, sir. Yes, sir. Diba ang issue? Administrative complaint. Yes, sir. Yes, sir. Sa administrative complaint, brother, ang i-establish lang kung whether totoo o hindi ang sumbong. IER, sir. Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. At pag nakita natin mayroong irregularity sa performance ng ating tropa, mayroon siyang administrative violation or yes, sir, yes, sir. Liability. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, isang buwan na, eksakto. Ano ng status? Ngayon po sir, ipapa-receive namin dun sa mga police yung kanilang show. Brother, nakakalungkot na isang buwan na ngayon ka palang magpapa-receive. Ang naging sitwasyon lang kasi namin po sir, unang-una sir, is hindi pa sir sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng aming brother, investigator sir. Brother, excuse me. Yes sir, yes sir. Anlinaw oh. Anlinaw. Nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo. Nasa kanila. Opo. Nandutas. Di ba? Yung... sir, hindi kami yun, sir. Excuse me. Sir. Yung ano? Excuse me. Nakarating sa iyo ang issue. Yes, sir. Yes, sir. Kung ako, nasa position mo, nakarating sa iyo ang issue, kakausapin ko ito. Tapos, nung malaman ko siya, yung kanyang issue, ko-coordinate ako sa investigator. Hihingi ako ng kopya. From that, mag-iimbestiga na ako. Oh. Tama ba yun? Tama sir, tama kayo. Ba't hindi ninyo ginawa? Sa evaluation pa lang kasi sir. Nagkaroon sila ng tinatawag sir natin na pag-aharap sir. Confrontation. Hindi, para evaluate sir. May alam, may personal knowledge ka ba doon sa binabanggit mong confrontation? Yun sir ang feedback sa akin ng aking investigator sir. At hinihintay pa sir na mapirmahan niya sir yung complaint sheet. At pag hindi pa siya sir, alam mo brother, super bagal eh. Sabi ko naman sir, dati akong police eh. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo investigan yung subject police personnel and let them submit their counter affidavit, then based on that mapapag-aralan na ninyo eh. Imagine brother, 1 month na ganun pa rin. Anong pwede nating gawin dito? Sir, give me 1 week sir at tapos na agad ang aming pre-charge investigation nun sir at mag-aharap na sila para sa hearing nila sir. Ganito ha, may record yan sa GAI sir. Sa City Hall, City Government. May ticket na in-issue yun. Nakalagay doon care of doon sa police. Based on that, mapuprove na la agad natin na hindi siya in-issuean ng ticket. Yes sir. Kasi kung siya ay in-issuean ng ticket, hindi care of. O ganito na lang brother. Itong driver, hindi ko kilala ito. Walang nag-endorse. Yung police natin, hindi ko kilala. Gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Pero ang ginigiba nito, PNP organization. Within 1 week, can we expect good result? Yes, sir. Sa level mo? On my level, sir. Recommendatory ka naman eh. Yes, sir. Please coordinate with investigator from GAIG. May statement siya doon. Napakaganda na baka mamaya mag-conflict pa yung statement mo. Huwag ka nang gumawa ng statement. Opo. Kung ano na yung nandoon. Kunin ko na lang yun. Baka... pag nagbigay siya ng another statement, may nabanggit siyang one word lang.
na conflict doon sa nauna. Opo. Eh ikakalaglag naman ito. Kasi alam mo yung magkwento ka ng 1 month ago. Opo, totoo 'yun. Iba 'yon. Kaya pakinig mo naman, nagbigay siya ng statement sa GAEC. May perma ka doon? Meron po. Ayun. Sa isinulat ba 'yung sa platter? Nakalagay po, pero ang lang po nasa inyo, inakit mo sa taas eh. Pinasa po. Kay... punta tayo sa GAEC, brother. Halika. Itratuhan. Idol ko po kayo. Ah, sige, kumusta ka? Pag-ata po, sir. Pwede po bang matanggal? Oh, sige. Thank you po, sir. Taga saan ka? Taga Cavite po. Taga-GMA. Mabuting polis to. Kuntiwali ito, hindi ito lalapit sa akin. Kaya nga, kuntiwali ka, hindi ka lalapit sa akin. Galit ka siyempre. Ano? Sige. Oo, oh, taga Cavite. Sir, basta picture ako. Ako din makipagtumulong ako sa inyo. Salamat ha. Sabay-bay po ako sa inyong magagandang programa, sir. Salamat po yan. Halika, sir. Bakit namamayat ka? Problemado ka ba? Bakit snappy ito? Taga saan ka? Station 6. Figueroa, taga Region North. Region 3. Oh, tama ako, no? Manguhula ako eh. Hmm? Ikaw, taga saan ka? Pinondo, sir. Snappy, oh. Oh, ito. Taga saan ka? Medida. Region? 3 po, sir. Region 3. Bakit snappy ka? Hmm. Parang wala akong nadinig na complaint sa Medida, ano? Ano? Nagbigay? Okay. Opo, parang inakit po yung sa taas, sir, eh. Nung ginala po lahat. Wala si General Ibay. Ano po, sir? Ah, pupunta pala ako. Sir. Brothers. Sir. Ano ito? Gaib. General Retirement. Wala akong problema sa inyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Sino ang chief? Ay, nakalip po, sir. Si Lieutenant Poso. Ngayon. Sino ang deputy? Wala pa po. Pero ako yung umuwi sila ngayon. Kadadating ko na. Pero ang dating mo, ikaw yung ano eh. Dati po akong hepe dito. Si Attorney Arcilla po. Ah, Attorney Arcilla. Dati kang hepe dito? Opo. Saan ka na ngayon? So, nalipat akong base ko. Binalik pa lang ako. 2 days pa lang po ako. Kaya hindi pa... Attorney Arcilla? Yes po. Sinong nag-imbestiga nitong... Sino kumuha ng statement nitong driver? Ah, si opo, si opo, si Liwanagan ba? Opo, tama po. Opo. Alam mo ah. Opo, hindi. Nandito po. Sino kumuha ng statement niya? Corporal Liwanagan po umiyawak po ng case niya. Yung maliit. Oo, tama po. Nasaan? Naka-on siya rin. Opo siya nga. Pero tawagan mo. Tawagan mo nga kung ano yung status. Baka itanong mo kung gusto na niya sumama sa reklamo. Ah, ganito. Yes, partner, nakita mo bli natin? Opo, tapos... January 25. Nasa taas, nasa ESN po. Andun yun sa taas. Shortcut ko na ha. Opo, sir. For your information, siyempre, police ako, I love PNP. Yes, sir. Pero pag may problema at nakakasira na sa organization, pakialamero tayo. Yes, sir. Allegedly, tama-tama, may kasarap tayong attorney. Pinara siya nung tropa nating pulis. Ang accusation sa kanya, obstruction. Sabi niya, kinuha kanyang lisensya at pinasusunod sa station. Mali yun. Nung pinaimbestigan ko na ang alegasyon ng pulis, tinikitan daw naman. Hindi lulusot attorney. Kasi nakalagay sa ticket, care of parang purugan, bang ano? Barungan. Barungan. Ang nakalagay, care of. Kung ikaw polis pumara sa kanya, how come na tinikitan mo, nakalagay sa ticket, care of? Pinatikitan niya sa iba. Yun. Nasa yung authority exacto. To issue ticket. Exacto. No? Pinatikitan sa iba. So, for your information, brothers, pag traffic violation,
regardless kung may violation o wala, pero yung kunin mo lisensya, pasunodin mo, hindi mo tinikitan, mali yun, tama ba? Now, more than one month na wala pang action taken. Ang gusto natin, attorney, pag may ganitong makikita tayong mali, maimbestigan, mabigyan ng administrative sanction yung police. Kasi, ang totoo, iilan lang yung mga ganitong police, pero ang ginigiba nito, buong organization. So, nag-follow up ako, ayaw ko, attorney, na tatawag-tawag, baka ang maging impression ng kausap ko, nang babaraso ko dahil nasa kongreso ko. Kaya gusto ko, nag-explain ako. And, iklaro ko ha, brothers, hindi ito trabaho ng congressman. Alam ni attorney yan. Alam ni partner. Yes, sir. Tagal ko nang kasama yan sa PNP. Ipinagpapatuloy ko lang yung advokasya. Hindi ito trabaho ng congressman. Pangit naman na may advokasya tayo. Nung nakaupo sa kongreso, kanya-kanya na tayo. Hindi lalabas, ginamit ko lang yung motorista. No? Nakita mo sa blatter? Yes, sir. Yes, sir. Andito. Yung referral lang, sir. Sa IAS po, nung sino ba umawak na ito? Si JP po, sir. Friendly advice, itanong mo kay Brother Jeffrey kung nagkakaso na. Pa po, sir. Kung hindi pa, parang first time niyang magkakakaso. Attorney, ano? Oo, yun talaga kasi yung ano po. Eh. Tama ba? Bangarong ano kasi yun eh. Hindi, yung investigador. Tama ba? One month na, kung wala siyang appropriate action, pwede na rin kasuhan. Pero wag na nating pahabahin ang issue. Ang importante, gusto ko partner, mabigyan ng appropriate sanction para matuto, magbago, mabawasan yung nakakasira sa PNP organization. Partner, anong usapan natin? One week? One week, sir. One week. Administrative case lang naman to eh. Ang intensyon lang natin, madisiplina, matuto, para makatulong tayo sa organization. Hindi naman big deal to eh. Gusto lang nating matuto. Kasi, pag nakita ko partner na parang parang winitewas ba yung kaso, kinakasuhan ko din yung nagandil. Okay. Thank you. Parang nakakaingit yung mga ganito. Kumusta ka?